Hey guys, welcome back to the vlog. So today gagawa tayo ng pancit bihon special from Batangas. Ayan, so before we proceed, please don't forget to like, comment, and subscribe. A few moments later. Okay guys, ayan, pinainit na natin ang ating lutuan. Ayan, dito daw hiyang aking mother magluto. Kaya, eto ang ating ginamit. Ayaw doon yung gumamit ng ibang kawali. Ayan. Tapos, ilagay na natin ngayon magkasabay ang sibuyas at ang bawang. Haluin lang natin. Pagkakabango-bangugan na rin. Ayan, tapos hinaan lang natin ang ating apoy at huwag masyadong malakas. Para hindi totoong masunog ang ating sibuyas at bawang. At ngayon naman guys, ay ilalagay na natin ang ating nilagang manok. Ayan, din sa Batangas ay isinasama yung mga buto dahil ay talagang nagsisilbing pampalasa sa ating pancit bihon. Ayan, tapos ay siya ay kasama sa pag-isa. Rin ang nagpapalinamnam sa ating pancit bihon. Sa rin na tayo maglagay ng asin ay fish sauce or patis. Yan, talagang panalo ang panlasa. Tapos yung chicken broth, siya ang ating isasabaw, yung ating pinaglagaan ng manok. Ayan, talagang naaamoy ko na ang bango ng ating niluto. Tapos hayaan nyo lang siyang bumulak ng gayaan. Tapos ay ating tatakluban niyaan. Yan, naglagay tayo ng Knorr chicken broth cubes. Yan ay isa sa mga pampalasa sa ating pansit. At syempre ay huwag natin kakalimutan lagyan ng tubig. Dahil yan ay isang parami ng ating sabaw para maluto ng maigi ang ating bihon. Yan, siguro yung mga isang litro yaan na tubig. Ay siya, ayan ay atin ngayon babantayan. Hahayaan nating bumulak. Yan, ating haluin ng kaunti para mag-mix yung mga lasa. Yung mga ingredients na ating inilagay. Tapos ating takluban niya ng mga siguro yung mga 15 minutes. Hayaan natin siyang bulak na bulak bago natin ilagay ang ating bihon. Ay atin nilagyan ng paminta. Ayan. Ay okay, marami magpaminta dahil yan ay masarap pagka maraming paminta. Talagang malinamnam ang pansit. Ayan, haluin natin maigi. At maglalagay din tayo ng magic syrup, mga isang pakete lamang. Pero yan, idepende sa inyong gusto. Meron taong ang gusto nalalasahan talaga yung magic syrup, yung mga seasoning na yan. Ayan, at guys, kung sa palagay naman natin ay talagang luto na yung ating pinabulakan. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating pancit bihon. Ayan, talagang ang ganda ng ating lutuan. Ari guys, ay malinis. Yan ay nilinis kong maigi. Yung talaga nagpapaliwanag. Kaso dahil na nga sa katagalan, ay ganyan ang hitsura niyan. Ay dahil sabi ng aking inay, ay siya daw ay hiyang di yan sa kawali na yan. Sa luto na yan, ay di. Siguro kay Gayon din. Meron din kayong kinahihiyangan na lutuan. Ayun. Yan, inilagay na natin. Ay, ari namang pansit bihon na ari ay madali lang lutuin. Yan. Pagka ay nabulak na, o sa Batangas ay nakatana.
Pwede yan ay iyong ilulubog yung bihon na yan sa nabulak na ating sabaw. Yan. Tapos ay hanggang sa yan ay maluto. Ay, ayan. Luto na ang ating bihon. Pwede na ilagay ang gulay. Ayan, kung mapapansin nyo guys, pinanghuhuli natin ang gulay dahil ay baka malubsak, ay kapangit daw sa presentation ng pansit kapag yung ating gulay ay sobrang lubsak na, yung parang hindi na makita. Kumbaga ay sobrang luto, din sa amin ay lubsak ang tawag kapag sobrang luto, overcook kumbaga. Ay, ari guys, ilagay na natin ang gulay. Dahil ay luto na ang ating bihon. Ang habol naman natin ngayon ay huwag malubsak ang bihon. Kumbaga ay katanapan da ang bihon, ang luto ng bihon, ang luto ng gulay. Ayun, ay equal kumbaga. Yan, tapos saka natin haluin at pabulakan. Masarap sa pansit ang maraming paminta, no? Tapos ay salit na asin, ay fish sauce. Yun, panama ang lasa. Ayari na guys, ang ating pansit bihon. Kaunting minuto na lang, eh, luto na. Ayan, ay talagang kabango. Nagpapasarap din eh, yung patis, yung nagpapabango. Talagang amoy mo na agad na siya, eh, pansit na pansit. Ay, yun nga lang, nakalimot ng celery, pampabango. Ay, ari, ayan, mga 2 minutes na lang, ari, luto na. Napakasimpleng lutuin na rin pansit bihon. Special, ari. Simple, pero masarap. Yan, ari, sa pulbate, ari, ang aking hilig. Yan, may kaunti pa siyang sabaw. Mga 2 minutes na lang, yan, igana. Ay, talagang all-time favorite din sa Batangas yung bihon, tsaka yung lomi. Hindi pa nga lang ako nakakapaggawa niyang lomi sa isang araw pag may time. Ay, ayan, thank God, luto na po ang ating pansit bihon. Ay, Diyos ko Lord, pagkakasarap na rin. Ayan, talagang malinamnam, lalo pag mainit-init pa ang pansit. Tapos merong katuwang na soft drinks. Yan, talagang swak na swak. Talagang happy tummy. Ayan, thank you for watching guys. At sana imanood pa kayo ng aking mga videos. Kung meron kayong mga gustong i-request na lutuin, mag-comment lang kayo sa baba. Then, try natin gawin. Ayan, mag-explore tayo ng marami pang mga pagkain. And, ayan, God bless us all. And, thank you. Bye! See you again. Thank you for watching.